Yung karamihan po ng aking ibabahagi ay mamaya po doon sa ating alas 4 na time. Pero dito po ngayon ay, sino po talaga ngayon ang engaged sa radio broadcasting? Yung ngayon lang po. Magkasama po kayo, Pastor, sa station. Ngayon lang kayo first timer sa radio. Yung iba po, mga radio broadcaster po dito. So, ito Pastor ay siyam na station ngayon. Kumusta po ang inyong karanasan? First timer. Ilang buwan na po? One month. Daily po yung inyong broadcast? Daily. Walo. Halos lahat po ng radio station ay mayroong broadcast ngayon ng Adventist message. Kasi doon po sa aking talaan ng mga existing na radio station dito sa Oriental Mindoro ay mayroong siyam, FM and AM. So halos saturated po natin ang buong Oriental Mindoro pagdating po sa airwaves. Kaya lang, dito po sa radyo, malawak ang rating niya. Malawak ang coverage. Para po kasi itong kung sa atin sa gobyerno mayroong yung AFP, Armed Forces of the Philippines, mayroon pong Air Force, mayroong ground troops. So tayong mga nasa radyo, yung mga detalye, hindi natin kita. Malawak ang ating coverage. Pero yung mga detalye, meron tayo dapat na ground troops. Kaya yung partnership po sa mga kapatid ay napakahalaga. Ang nangyari po dito ay mayroong isang cellphone na nagre-receive ng mga text and calls. Sa inyo, Pastor, mayroon kayong number na sa inyo rin, bukod kay Pastor Dulay. So hindi centralized. May advantage din po yan. Yung centralized for reporting, alam natin kung gaano karami. Pero doon sa by station, maganda po yan kasi mas naidadirect kaagad natin yung mga listener doon sa... Gamitin po natin yung ating mga care groups. Hindi natin kaya, Pastor, na tayo lang. Sinubukan ko po yan kasi doon sa union ay... Hanggang anong oras tayo, Pastor? Ay apat na araw na lang po kami nagtatrabaho sa opisina. So, yung Friday, ginagamit ko para sundan yung mga texter, mga humihingi ng libro, humihingi ng Bible study, humihingi ng lesson. Ginagamit ko yung Friday para dalhin sa kanila mismo yung mga lesson. Mahirap, Pastor, nakakapagod. Hindi natin kakayanin. Sangayon po sa survey sa Metro Manila, sa bawat isang call, isang text, ay may katumbas itong 4,000 hanggang 5,000 tagapakinig. Isa lang ang magte-text dyan sa'yo. Sa'yo, Pastor, ilang text? Dalawa. Dalawang nagte-text sa isang broadcast mo. Baka walang pang-load yung iba. Mag-offer ka ng pang-load. Nag-offer ka ng pang-load. Yun ang ginagawa ng mga ng Yes FM. May pang-load ba kayo? Text na. Bibigyan ng pang-load. Para alam natin kung ilan yung nakikinig. Pero hindi naman tayo sa ganon. Ang gusto natin talagang madala sa kanila yung mensahe. Kung mayroon dalawang texter ka dito sa rural area, mayroon kang siguro around 500 to 1,000 na listener. 30 minutes, 1 hour. Hindi mo kayang padalhan ng pabalita ng Ebanghelyo yung 500 na iisa-isahin mo. Pero sa radyo, abot mo kagad sila in 1 hour. So, malawak po yung coverage. Ang problema, wala tayong personal na contact sa kanila. Kaya, ang ating mga kapatid ay dapat itatanim natin sa mga isip nila na sila ay ating partner. Radio partner. Kasama po sila.
At pag nangyari po yun, ay talagang, yun nga, meron tayong kwersa sa itaas, sa airwaves, meron tayong kwersa sa ibaba. Ang pagtanggap sa Ebanghelyo ay mas mapapabilis. So, malawak po yan, malawak ang ating maabot. Ang amin pong inaalala ni Pastor Nep, kasi karamihan ng mga broadcast ay nagpasimula dahil doon sa financial assistance na ibinigay ng Sharehim o ng Adventist World Radio. At ito po ay matatapos June 24, yun na yung ating pagtatapos eh. Mayroon na po bang nag-isip sa ating mga radio broadcasters ng after June 24? Ano na ang inyong gagawin? Basta na lang tayo hihinto, wala na. So, yun po ay pag-usapan natin mamaya, ano ang pwede nating magawa after June 24? Ano na ang ating panukala? Sana ay huwag magtapos hanggang June 24, hanggang sa pagkaubos ng budget, yung ating broadcast. Huwag po sanang magtapos doon. Kung ang mga kapatid ay kasama natin dito sa ating gawain sa radyo, ang pagtatapos ng ating gawain sa radyo ay hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Kung kasama po natin sila. Kaya importante po na maitatak, maiukit natin sa mga isip ng mga kapatid na tayo ay mga tagapagsalita lang nila doon sa radyo. Sila talaga ay kasangkot at kasali dito. So yung lahat ng sinasabi natin doon tungkol sa kagandahan ng Ebanghelyo na ating naranasan na gusto nating maranasan ng mga tagapakinig ay kapitbahay pala'y Adventista. Hindi naman kita doon sa buhay ng mga Adventista yung pinangangaral Pastor Bong sa radyo. Sira ang Ebanghelyo. Kaya kasangkot ang mga kapatid dito. Habang nangangaral ang ating mga broadcasters, ang mga kapatid doon sa radyo, ang mga kapatid sa community, lalong pinag-aayos ang kanilang buhay sa pananampalataya sa Panginoon. Magkakasama po tayo dito. Mayroon lang akong kausap doon kanina. Alam mo, Pastor, kailangan ng kaunting pagsasanay sa ating mga broadcaster. Sabi ko, tama po yun. Kasi sabi niya, kapag mali ang ating naipangaral, hindi naman yung tagapangaral sa radyo ang masisira, kundi ang ating iglesia, ang simbahan. Ganun din yon. Kung ang ipinangaral doon sa radyo, hindi nakikita sa buhay ng mga kapatid, sira din ang mensahe natin. Kaya magkakasama po tayo dyan. So, sa atin pong nag-umpisa sa radyo, nung ako po ay nag-umpisa sa radyo, mas mahirap, Pastor. Mas mahirap ang radyo, ano? Mas mahirap. Pero mas mahirap yung karanasan ko. Kasi ang aking platform, Sir Winwin, shortwave. Shortwave. Ang shortwave ay nandun sa kabilang mundo. Mga Chinese, Diyan sa lugar ng Asia, maliban sa Philippines, kasi tayong mga Pilipino ay impluensyado ng Amerikano. Yung impluensyado ng Europe, yan, mga shortwave user yan. Ibang signal nila. Mas mahirap doon kasi hindi siya popular dito sa atin. Walang masyadong nakikinig. Hindi mo alam kung mayroong... Naranasan nyo na bang magsalita sa anak ninyo na parang hindi ka pinakikinggan? Parang nagsasalita ka lang ng nagsasalita na wala kang kausap? O yun. Wala kang nakikita, wala kang nakikitang resulta sa ginagawa mo. Ayaw ko na, gusto ko na talagang bumalik sa district, Sir Win. Hanggang isang araw, mayroong isang engineer, si Engineer Salinas. Nagpakilala siya, umakyat siya doon sa NPUC, sa Union, sa third floor. Hinahanap niya yung isang broadcaster. Siya pala ay Pilipino na nagtatrabaho sa Japan.
Electronics and Communication Engineer. At napapakinggan niya yung broadcast. Umuwi siya, hindi niya alam kung saan ang gagaling yung napapakinggan niya. Hinanap niya yon. May natagpuan siyang church ng Adventist sa Taguig. Nagpabinyag siya. Nung mabinyagan siya doon sa Taguig, ipinagtanong nila yung broadcaster sa radyo. Hanggang naituro siya doon sa Union. So, nabuhayan uli ako ng loob. Na kahit pala wala kang nakikitang nakikinig, dadalwa lang ang nagtetext sa'yo sa isang broadcast mo, mayroong resulta na gagawin ng Panginoon sa ating mga pangangaral. Parang yung sinasabi sa Biblia na cast your bread upon the waters. Babalik din yan sa'yo. Hindi po natin alam. Yung mga nasa radyo, wala kayong nakikita, hindi nyo nakikita ang inyong kausap, pero sa pagparito ng ating Panginoon, maraming mga tagapakinig ang maliligtas dahil sa ating mga paglilingkod sa radyo. Ang radyo daw ay para sa mga walang itsura. Sa boses lang dinadala. Pero hindi po totoo yan. Hindi totoo yan. Ang radyo ay mahirap na ministeryo. Kailangan po talaga ang pagtsatsaga, pero malawak po ang nararating. At ang sukatan lang naman ang pagdating ng ating Panginoon, maipangaral ang Ebanghelyo. Maipangaral ang Ebanghelyo. Hindi naman yung baptism dahil sa pangangaral. Maipangaral, maikalat ang Ebanghelyo, at pagkatapos ay darating ang ating Panginoon. So, magpatuloy po tayo sa ating gawain na yan. Pag-isipan po natin yung susunod kung ano na ang ating gagawin. Magkano po ba ang per broadcast, per month sa inyo? Usually, bungabon, malakas po yan? 15,000? 4,000? Lingguhan? Once a day? Daily po yon, daily broadcast. 4,000. Mayroon yatang 3,000 pa akong narinig, no, for 1 month. 3,000, 1 month. Ang DZRH, 50,000 per 30 minutes. Kaya yung DZRH natin na once a week, Sir Winwin, 1,025,000. So, pero hindi po tayo tumitigil. Dahil hindi naman tumitigil ang Panginoon sa pagbibigay, sa pagpo-provide ng pang-broadcast natin. Kaya kung itong gawain sa radyo ay hindi po talaga sa Panginoon, ay di matagal na sana tayong huminto sa radyo. So, manatili po tayo dyan. Alam natin na kahit wala tayong nakikita, maraming nakikinig at maraming nakikinabang sa ating mga broadcast sa radyo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, tayo po ay dadako sa